Hello, nasa na iyan na ang pupunta ang Singapore. Tapos 5:30 pa pala yung check-in. So, hindi ko pa maghanap ng ibang place. Kain muna ako. So, nandito ako sa cafe by Manila Hotel. So, ano siya, airport. Ano nga? And then, nag-work. Tapos, mag-order ako na coffee. Hintay ko hanggang 5:30 kasi doon pala mag-check-in. So, mag-work muna ako. So, pupunta na ako sa counter ko. Parang hindi ko mahalap yung counter. Sabi kasi, parang isang maliit lang siya na counter kanina. So, hindi ko na mahalap ngayon if isang counter yung tinignan ko kanina. Tatanong na lang ako. So, nakalagpas na immigration. Punta akong lounge. Pero sana may space or walang tao. Para makapag lounge. Meron pa akong how many hours? 2 hours to wait. Pero parang ang daming tao sa lounge. Tingnan natin. Hello. So, dito na. Ayan. Dito na ako sa lounge ng Pugs. Kumakain ng Goto. Tsaka Coke. Tapos, ngayon, nag-work ako. Ayan. Hintayin ko pa yung boarding ng 8:30 PM. Ano na ngayon? 7. So, may 1 hour 30 minutes pa ako mag-work. Bye-bye. So, pupunta tayo sa gate board, gate 109. Tapos kumupit muna ako ng ice cream bago umalis. Tsaka Coke, tsaka water na sa bag ko bago umalis. So, I think malayong 109. So, let's see. So, andito na ako sa boarding gate. Ito. Ang daming tao. Tapos, may nakikita ako na parang andun NG na pumunta sa concert. So, ayun na. Malamit na mag-boarding. Madaming tao. So, kakadating lang ng Singapore and 1 AM na. So, na-delay yung flight for like 15 minutes. So, punta na ako sa arrival. Dun daw. So, 2 minutes na walk here. And ang bala ko is maghanap ng place to rest and work. Kasi 7 AM pa ako pwede lumabas since closed pa naman lahat ng mga attractions dito. And yung hostel ko 2 PM pa yung pwede mag check in. So tatambay muna ako dito for 6 hours 7 hours. So yun, baka medyo nagugutom ako ng slide. Patingnan natin. So meron na din silang parang pa QR code. So kailangan ko pang i-fill out ng QR code. So, nakalagpas na ako ng immigration. Meron siyang like automated yung immigration niya. And ang cool lang kasi wait, nakuha tayo ng map. Kailangan ba ng map? Wag na pala. Sige, wag na. Anyway, yun niya. Yung cool na ng immigration kasi automated na siya. And then for the Philippines, kasama na tayo sa pwede gumamit ng automated immigration. Nagsiscan mo lang yung passport mo. Yun lang. So, I'm here na sa Terminal 2 and pupunta ako ng Jewel sa Terminal 3 ata yun. Kasi I think mas madaming stores dun and mas madaming upuan. Sa spare checking, hala, wala saksakan. So, kailangan ko magsaksakan everything. So, sana meron doon. Pupunta akong Jewel. Wait lang. Pwede pa pumunta dun kahit wala akong flight. Tanong na lang ako. Kababa ko lang ng bus. Pupunta sa, dito ko sa Terminal 1. So, check ko if ano pang pwedeng pagstayan dito or kainan na natin.
ko yung ano, Terminal 1. Parang mas onti dito. Ito lang ba? Parang onti ng place. Actually, madami palang ano. How do you call this? Madami palang seats. I need ko ng may charging seats. Parang hirap maganap. So I feel like lilipat ako ng Terminal 3 kasi parang wala masyadong ganap dito. Wala masyadong ganap dito. Kung anumang, like wala ding masyadong food. I'm gonna try to go sa Terminal 3. May train pa. So meron akong problem. Yung bus na sinakyan ko kanina. So meron ding bus dito pero going to Terminal 4 lang siya. Hindi siya going to Terminal 3. So hindi ko alam paano kung pupunta sa Terminal 3. Paano ba yan? Or sakay ulit dun? Ulit-ulit? Ganun? Okay, so nagpa-help ako sa parang guard slash police. So meron yung SkyTrain. Pero kanina kasi close nakasulat. So titignan ko if close na ba talaga. Sabi niya open. So ako ano ko? Kung paano niya open? Pero kung close daw, I could go to the Jewel, yung kabilang part ng Terminal 1. And then, maglalakad daw ako papuntang Terminal 3 via Terminal 4 ng Jewel. Parang wala naman train. So, it seems like closed nga yung SkyTrain. So, need kong pumunta by foot. So, sakay daw ako ng lift. Then, transfer nga sa kabilang part ng airport. Tapos, maglalakad na lang ako papuntang Terminal 3. So, tingnan natin. So, andito ako sa Jewel, yung parang pinakabago nila. Parang daming sarado. Parang sarado. Wow! Ayun pala yun. So, later pag umaga. Sitting Apple Store. And then, halos closed lahat. Pero, need kong pumunta ng Level 3. Level 3 daw. Ayun na, bye. So, andito ako sa part ng Jewel. So, ang dilim. So, kaya punta ako ng Level 3 ng link. Ang dilim-dilim dito, Michael. Ayan, walang katao-tao. Oh, yun. Ang tao na. Okay. Okay, so dito na ako sa Terminal 3 and nakahanap ako ng charging ports. Pero ang weird is, wala siya sa upuan. Naka-separate siyang parang station. So nakatayo lang ako dito ngayon. And yan, charge ko na lahat ng gamit ko. Pati laptop. Tapos bumili ako ng food kasi gugutom na ako. So, nakakain lang ako tsaka mag-work. Okay, feel ko, naskam ako sa food na binag 7-11 kasi tignan nyo. And yung food, ito yung lagayan. Kalahati lang. Hello. So, kakagising ko lang from Idlib. Midlip ako kanina sa mga parang chairs. Parang hirap matulog. So parang feeling ko mga total of 1 hour lang yung na-idlip ko din na hindi tuloy-tuloy. So ngayon, pero nagugutom na ako. So, magpa ako sa Starbucks para maghanap ng food siguro. Actually, may pupuntahan dapat ako ng food place sa may Hagelin, yung Toledo's Express Nook. Pero 8 a.m. pa opening, so I need to wait mga 7:30 bago ako pumunta doon para sakto lang na opening nila. So ngayon, medyo nagugutom na ako. So, tatry ko munang maghanap kung merong something to eat na small sa 7-11 dito. So nababangag na ako kasi wala pa ako tulog. So, ano din pala, 7:30. So feeling ko sakto lang kapag aalis na ako in a bit, papunta dun sa breakfast. And idadaan ko na lang siguro yung luggage ko. Iwan ko na lang muna agad sa hostel. Para wala na akong bit-bit na madami, diba? Dito ako natulog ko sa mga ganyan. Ganyang bleachers. Yung syempre yung walang handle, may mga handles yun eh. Tapos sobrang hirap. Tsaka parang nakakahiya kasi dami dumadaan. So hindi mo alam. Hindi ko alam if, ano ba, gigisingin ba ako ng guard, ganyan, tapos, uy, bawal dito, ganyan, or something.
Dami ko na sinasabi. Tapos ano, bibili na lang ako ng water kasi nauuwi na ako. And then yung train station is nakadikit na siya dito sa airport. So, ditong terminal din. So, yung sasakyan ko papuntang hostel. So, hinanap ko yung daan papunta dun sa hostel. And medyo malayo pala. Ayun o. So, like 43 minutes din yung biyahe papunta dun. So, need ko na pumunta. Para sakto lang ako sa breakfast. So, alamin ko pa kung paano kumuha ng CityLink. CityLink is yung parang VIP card nila. So, feeling ko dun na sa may MTR station kukuha. Which is, dito lang din. So, dito. So, bababa lang ako. Ah, wala baba. Okay. So, kailangan ko ng elevator going to MTR. Ayan. So, dito pala, in-implement na nila wala ng single journey. So, need mo kumuha ng EasyLink or pwede mo itap yung credit cards mo. Pero may nakita ko na, ano to, EasyLink, okay. Pero may nakita kasi ako na for tourist daw, na unlimited for how many days. So, tignan natin if meron. Okay, so ito lang meron sila, EasyLink. Dito ka bibili sa vending machine. $10. Ano to? What's all that? Ah, hindi. Tapos, ang bayad mo lang is cards. Sige. So, try na lang natin. Let's see. Ay, isa lang design. Okay. So, ito. Let's try this one. Ah, hindi. Wala kang English. Pakilala natin ng English. English! Feel ko ito cancel yan. Ay. Mandaw nga ni. Wait lang. Paano ba ito? Done. X. Ayun niya X. Okay. Ayun niya ng X. Ba't ayaw niya? Wait lang. Okay. Kukunin na niya. Ito. Okay, so nakuha ko na. Ito siya. Ang cute. Rilakuma. Rilakuma. Ang cute. So, dito na ako sa Lavender na station. And parang 8 minutes daw yung lakad papunta dun sa hostel. So, check ko pa. And right now, umuulan sa labas. So, hindi ko alam saan ako bibili ng umbrella. Kasi lalakarin ko lang naman yun. So, ito yung station. Ayan yung train. Parang sa Hong Kong lang din. And then, ayan. So, sana may 7-Eleven or something para makabila ko ng umbrella. Tapos, yung forecasted na weather kasi for the following days, umuulan daw talaga. So, tingnan natin if merong umbrella na bibili. Dito na ako sa area ng hostel. Parang puro electronics yung gilid niya. Mga puro parts. So, yun yung Twitter ko. Space pod. Doon sa dulo. So, tingnan natin. So, ito siya. Space pod. Tapos, dun nga siya sa parang maliit na daanan. Ito. Ganyan siya dadaanan pataas. At paano pag mabigat ang dala ko? Hello, so iliwan ka na yung baggage ko dun sa taas. So babalikan ko na lang later. Pero pwede ito mag-early check-in ng 11:30 a.m. Pero feeling ko late pa makakabalik. Mga 2 or something. Para mag-check-in. So ngayon, halap ako ng breakfast. May nakita ko kanina papunta dito. Kaso lang, gusto ko sana itry yung isa, yung toilets. So, check ko paano yung better. So, dito na ako sa Toledo's. And, parang siyang breakfast cafe. So, ito siya. Like this one. Okay. So, in order ko is, ano,
snack sa pasta tsaka ice ng coffee. Tapos ang cool, parang siyang sa Hong Kong na ano, in-order mo siya via app or ini-scan mo. Parang ganyan. Yan. I-scan mo dyan, tapos saka natin magpabayad. So ito in-order ka laksa pasta. Tapos, mocha na frap. Whoa. With shrimp. So ito siya laksa. Laksa is like ano, parang coconut milk with parang spicy. Tapos pero ito, ginawa siyang pasta na version and masarap. Sobrang sarap niya. So tapos na ako kumain dito sa Toledo's and masarap siya. Actually sobrang sarap. Nagustuhan ko yung laksa pasta nila. Ito yun o. Toledo's. Yan. So parang masarap siya ano. Balikan ulit. Ito yung coffee nila. Masarap din. Pero yung total price na binayad ako mga $30, so mahal din. So pang once lang siya. So dito na ako sa Bugis area. So parang ano daw siya, mga sinaunang buildings nila na na-preserve. Tapos ang dami mga tindahan sa loob, may mga cafes, restaurants. Tapos nandun yung mosque. Pero sarado today, hindi ako makapasok. So ngayon, lalakad ako punta sa Bugis na train station para pumunta sa IMM Mall. Ngayon lang. So ngayon, dito ako sa Bugis station. Pupunta akong Jurong station para sa IMM. So eto. So parang beep card din, tatap mo. Like this. So yan, done ka na. Yung mga tao, sakto lang yung dami. Per Friday din, ay ayun si Arna pala ko. Ayun, maganda dito, every station may restroom. So, hindi ka mahirapan maghanap ng restroom around. So, si Arna pala yun ang ano, ang handicap. So, hindi ako pwede doon. Hintayin ko na lang sa mall mag-CR. Ayan. So, dito tayo sa Bugis Street. Dito punta natin is Jurong. So, ito daw yung train na pupuntahan natin. So, nakababa na ako ng station and oh, gem. So, dami yung gem. So, kababa ako ng station. Tapos, after ng station is may mall, yung Westgate Mall. And then, yung Westgate Mall is connected siya sa gem na mall and then IMM. So, I'm gonna go to gem muna kasi I'll check yung Toys R Us. Tingnan ko kung merong mabibili dun. So, randomly nakita ko yung gusto ko punta na store, which is Pop Mart. So, meron akong ano, gusto dyan na Hirono na toy. Tingnan ko meron sila. So, ang dami nilang Hirono. Ko lang piliin ko. Parang ito ata yun. Ang maganda. Baka pili. So, ito yung pinunta ko dito, yung Coach na store. Pero, tingnan natin kasi ito yung taas na store. Tapos meron pa sa baba kasi, so yun yung titignan ko din. Let's see. So, dito kasi isang Coach na store. Di na ako kung dito yung gusto ko. Yun siya. Here. Di ko dito yung gusto kong bag. So, nakabili na ako ng backpack. Ito siya. Backpack na sa loob. Dito siya nabili kanina. So, dito ako makain sa Burger King. So, mas mura siya. Kasi ano lang to. $5.95 para dito. Sa burger. Ito. Tsaka ito. Tsaka Coke. Eh, yung ano ko. Yung kinainan ko kanina. $30. So, medyo mahal. So, ito mas mura pala yung mga fast food dito. Hello. So, second day na ngayon. Today yung ano, concert day. So, ano oras pa lang ba? 11? So, 11 pa lang. Tapos yung concert is 8 p.m. Pero, dapat siguro around 4:30 or 5 andun na ako para makuha akong freebies kung meron. At saka, para may matira pang merch. Kasi gusto ko din ng shirt, ganyan. So, ngayon, ang pupuntahan ko is Mustafa Center. So, lalakarin ko lang siya. 15 minutes from
tapos then so yung Mustafa Center is ano siya, parang very cheap na tindahan. Iba-iba binibenta nila, madaming products, mga phones, mga perfumes, food, ano, pasalubong, ganun. Pero ang pinakakukutahan ko doon is tingnan ko yung gold nila kasi sabi, mas cheaper yung gold doon compared sa ibang places. So, yun natin titignan kung, tignan pa akong mabangga kanina. Tignan natin kung affordable ba or may kaya tayong bilhin. So, pinrest ko yung ito. Pinrest ko yan para bumilis yung pag-go nung pedestrian. So medyo malapit na ako sa area. Tapos yung dinaanan ko, ganito siya, parang eskinita. Ganyan na ganyan yung itsura sa ano, sa Hong Kong. So yan. Ano siya, parang likod ng mga restaurants, ganun. Tawid tayo. Okay. So ayan, yung place din dito, ang daming mga lumang bahay na naging store na. Parang ganito. Yan. You know, mga sinaunang bahay. Tapos yung ilalim nila, mga cafes na, mga shops, everything. Ayan. Ito yung daanan natin. So, ayan, dami din dito mga lumang bahay pa rin. So, ito na yung Mustafa. Ito siya. Ayan. So, parang siyang mall na madaming mga kung ano-ano. Meron yung Mustafa Jewelry, pero alam ko hindi yan yan eh. Alam ko meron sa loob, mas mura daw dun eh. So tingnan natin sa loob. So yung pinasokan kong entrance is mga common things, or mga ano, mga ganyan. Mga supplements. So I think sa baba pa yun. So ikutin natin kung ano meron dito. Ayan, ang daming supplements. So, bumili ko ng toothpaste kasi ubos na yung toothpaste ko. Tapos grabe, nilagyan nila ng ano. Eh no, may plastic bag, di ba? Tapos nilagyan nila ng ganito. Para wala kang malagay na iba. Kasi nga, ang laki ng store. So, I think yun yung mga perfume pa. Tingnan natin. Ayun, yung mga perfume. Puro siya yung ano, matatapang na kind ng perfume. Puro ano, may oud. So, alam ko meron pong ibang area eh. So, ayun. Ang daming ano dito. Mga products ito din. Mga beauty products. Mga lipstick. Ganyan. May din dito. Tapos, ito yung nabili ko. Kuha ko na perfume. Ayan ako. Tapos, hinahanap ko na lang yung ano. Yung chocolates. Kung saan man yun. Ang daming tao. Medyo na-overstimulate ako kasi ang daming choices. Di mo na alam. Tingnan mo. So, mga ganyan. So, ang daming choices. Halo-halo siya. Parang, parang for Indians, Middle Easterns, tsaka Chinese yung store niya. So, sobrang halo-halo. Kaya medyo mahirap hanapin. Ayan, ito na ang mie goreng. Pero hinahanap ko is laksa. Meron silang laksa dito na ano, na noodles. Tingnan napin natin. So ayan, nahanap ko na yung laksa. So ayan siya. Yan yung specialty kasi ng Singapore, yung laksa. So, tinakita ko yung ganito. So dito kasi mga gold ngayon. Ito yung nakikita ko maganda. Ayan. Maganda. Ayan, so tapos na ako sa Mustafa. So nakabili na ako ng mga pasalubong. Ayan sila. Yan, mga pasalubong. Tapos binabili din akong bracelet. Isang bracelet. Tapos ngayon, malayo kasi yung ano, hostel ko. Parang 15 minutes walk. Kaya ang bigat ng dala ko. So mag-grab ako. Tatry ko mag-grab. Ito. Pero wala pa nakukuha. So tignan natin. Tapos nandito ako sa ano, Mustafa area. So puro ano nga, mga parang ayan, mga Indian na food. Ayan o. May mga Indian food doon. Meron dito.
Pero hindi ako kakain dito kasi medyo ano, hindi ako mahilig sa Indian na food. So hanap na ako ng 7-Eleven kung meron malapit sa amin. Hello, so pupunta na ako sa concert. Hintay ko na lang yung Grab. Nag-Grab na ako kasi medyo malayo siya. Parang ang dami nila kare, tapos magta-transfer ng ilang trains. So nag-Grab na lang ako para sure na madali makapunta. So ang dami nangyari kanina. Dito na ako sa may venue, sa may mall, pangalan niya K-Wave Mall. Tapos, ano, ang dami nangyari kasi pumila ako sa merch. Tapos sobrang hirap ng merch kasi ubus na. Kasi pagdating ko wala na yung mga t-shirt. So, ang haba ng pila din sa may fan. Tapos na nakapila ako, may mga, biglang may mga tumayo sa gilid na nagbebenta ng mga fans. Yung galing din sa official. Tapos, ano na, bumili lang ng madami, ganun. So, yun na lang bumili. May konting dagdag, pero mas okay. Bumila ko na yung fan. Tsaka, tapos, kasunod naman itong shirt. Kabila ko ng shirt. So, may funny story sa shirt kasi kulang na yung cash ko. Eh, yung mga ganito kasi nagbebenta, minsan minuhuli sila or pinagbabawalan ng mga cards. Eh, tas ano na siya, last size na siya. So, ang ginawa ko, nag-deposit na lang ako. Sabi ko balikan ko, nag-withdraw ko, ganyan. Tas pagbalik ko dun, wala na sila. So, ang nangyari nun, ano, inikot ko pa yung buong venue. As in, tagal ko umikot. So, nahanap ko sila. So, nahanap ko sila, nagulat din sila. So, parang, nagulat in a way na, ano, na buti nahanap ko sila, ganun. Tapos yung tumawa sila. And then, yun, nakuha ko na yung, ano, yung shirt. Tapos, dito na ako, ngayon pala ako magla-lunch. Yung in-order ko is chicken sambal. Hindi ko alam ko ano yun. Tsaka, coffee Milo. So, ang dami nakapila dito kanina, kaya may kinuha ko. Updates. Sobrang anghang pala ng sambal yung chicken. Ang di nawawala. So tapos na yung concert. Tapos dalawa kasing way para umuwi. Either mag-bus, ay hindi, tatlo pala. Either mag-bus, mag-train, or mag-grab. So tinignan ko yung grab, ang mahal-mahal, $20. Tapos matagal pa kasi ang dami nagka-grab. At tinignan ko yung MRT, sobrang dami tao nakapila doon. And then yung bus naman is same, haba ng pila sa bus. So nag-check ako, pwede siyang lakarin. So nilakarin ko na lang for 30 minutes. Kasi safe naman dito maglakad kahit anong oras. Tapos may mga kasabay din ako madami. So, lilakarin ko nilang pa uwi. Doon makakapag-explore pa ako. Lilakad lang ako dito. Tapos sa kalsada na ako, sin expressway. Tapos matingin ko na malagpasan, mayroon palang underpass. So, sa ilalim dapat ako papasok para tumawid ng kabilang side. So, matingin ko na ma-miss yun. Okay, may underpass dito. Medyo nakakatakot ng very, very light ha. So, kanina kasi may kasabay ako, pero nauna na siya. So, kala mag-isa dito yung tumatawin. Medyo pang horror movie. Tingnan na ako sa sarili ko. Kailangan ko lang. Nagkatit na. Ayoko tumingin ko. So, tawid tayo dito. Yan na. Tingnan na. Medyo nakakatakot yung area. Ano? Madilim. Tsaka walang tao. Napunta dito. Tapos, ayun na. Yun, sa kabila na ako na. Andun ako kanina. Dito tama yung daan ko. Tama, no? Tama dito. Dito tayo pupunta. So, merong lake pala dito. Or ano ba tawag dito?
sa mga buildings. Tapos ayun na yung Singapore Flyer, yung area na yun. So dun siya kabila. Ako pa dito ako pupunta dun area. So medyo malapit na ako sa area ko. Unting lakad na lang, mga 5 minutes. Tapos bumili muna ako ng Burger King tsaka Coke. Kasi nagugutom na ako. So doon ko nakakainis sa bahay kasi parang kapag pahinga na din. So unting lakad na lang naman. So medyo review sa concert. Yung concert mismo parang sobrang organized siya. Ang organized ng Singapore. Tapos ang masnuri ng mga tao, pag sabing pila, pila. Pag sabing umupo, umupo. Pag sabing bawal dito, bawal dito. Talagang sumusunod sila sa mga sinasabi ng organizers. Tapos dito yung sa mismong concert, ako personally iba pa rin experience ko nung first time na concert nila kasi parang hindi ko sure kung totoo bang tao sila. So kanina expected ko na tao talaga sila. So pero masaya pa rin naman yung seat ko, seated tapos nasa taas banda, pero yung dati kasi standing. So ang difference, ito ang napagod ngayon. Sakto lang, saktong pagod lang. Yung dati kasi sobrang pagod talaga kasi parang putulin na yung paa mo and everything ganun. Yung ngayon, nakikita mo pa rin naman sila pero hindi sobrang in detail. Unlike dati, kita mo talaga yung pores nila, ganun, ng level yun. Hello. So ngayon dito, nagising. Napagod pala ako sa concert kahapon. Tawa ba? Wala. Tapos, di na masyado umuulan today. And ang pupuntahan ko is pupunta ako sa may Queenstown. Nakita kasi akong laksa na place. So nag-crave akong laksa. Actually naginip nga ako ng laksa eh. So pupunta tayong Queenstown. Maglalakad tayo muna ng papuntang MRT station. So dito na ako sa train station. Ito yung pangalan train station, Bendemeer. So ang pupuntahan ko is Chinatown. So Chinatown. So ilang stations away lang siya? 4 stations away or 5? So saglit lang siya. Tapos yung anong dyan dito, para sa Hong Kong yung MRT nila, may mga doors. So hindi ka diretsyong pwede pumunta sa rails, kailangan mo dumaan sa doors. So dito na ako sa Chinatown. Tapos ayun siya, may mga old buildings din. Mga old buildings. Tapos dahil malapit yung Chinese New Year, ang daming decoration for Chinese New Year. So I think ditong mall yung kakainan ko. Diyan yung pupunahan ko para kumain nung laksa. Tapos silipin ko din if meron pang na i-discover sa area na to. So dito na ako sa loob ng mall. Medyo madaming tao kasi nga Sunday pa lang ngayon. Tama ba Sunday? Oo, tama Sunday ngayon. So ayan, hanarap ko pa yung kainan. Hanarap ko na ating kainan. Ito, ito nga yung kainan. Pangalan niya is Jangkut Laksa. Ayan, Jangkut Laksa. So yung order ko is yung laksa. Wala silang ito, canned drink. So ito siya. So $7 plus mag-order ako ng canned drink. So tingnan natin. So dami nangyari dito, 'di ba? Dito na ako sa kainan. Tapos hindi sila tumatanggap ng card. So naganap ako ng card. Wala na akong cash. So naganap ako ng ATM. So sobrang hirap hanapin ng ATM. Nasa loob lang pala ng grocery store. So anyway, naka-order na ako ng laksa. And with shrimp. Nag-add ako ng shrimp. Tapos Milo Dinosaur. Medyo expensive ah. $13 sa lahat na to. Compared sa iba. So try natin. Sure naman yung Milo Dinosaur. Last ng Milo. Bakit matapin. So, natin yung laksa.
Ito yung original lox. Yung kininom ko nung first day, ano siya, parang modern twist na yun. Ito yung legit na lox. Ang unti na nga lang laman, yung unlike before na sobrang dami. Tama natin. Sarap pa rin. Sarap pa rin. So, pabalik na ako ng hostel kasi hindi ako na mag-work. So, bumili na ako ng ano, ng pang-dinner ko sa 7-Eleven. Kasi ang daming ano, daming nagbebenta dito. Ayan. Kasi nga, Chinese New Year na malapit na Chinese New Year. So, same lang yung dadaanan ko. Same lang yung MTR na sasakyan ko. So, dito na ulit, Chinatown na MTR. So, hindi ko din na maka-explore din dito kasi anong oras na. Ayaw mo ulan! Oh my God, oh no! Dito ako ngayon sa bus stop. Ayan. Dito sa bus stop. Tapos, hintay ko yung bus 145. Pagdating ko kanina, umalis na. Asin kakaalis na. So, around 12 minutes pa daw bago yung sunod na bus. So, nandito na ako sa Terminal 4 sa Changi sa departure area. Tapos, ano lang naman. Sobrang hassle-free yung process nila dito kanina sa airport. Like, pag check-in and everything kasi automated siya. So, like, may kiosk, wala nang tao. Tapos, ano, nakapag GST refund na din ako. So, nakakuha din ako ng mga $100 na tax refund. So, okay din. So, I think, ano ako, gate 1. Pero, hanap na ako ng food kasi nagugutom na ako ng slide. Tingnan natin anong meron. So, ito yung airport. Maganda siya. Ayan. Malaki din. Ito yung bagong terminal nila, Terminal 4. Dito ako kakain. Hanap ang kainin dyan sa International Food Hall. Sana may mura-mura kahit paano. So, actually gusto ko kumain ulit ng, ano, ng laksa. Kasi diba? Last laksa. So, dito ako kumain sa... Dyan. Da Shanghai Lamian Xiaolongbao. So, ang in-order ko is itong parang braised beef na may noodles. Mukhang masarap naman.